Hi guys! Welcome back again to my channel. This is Juliet again, OFW in Kuwait. Ayan guys, update tayo tungkol dito kay sa post ni Ma'am Ellen Lam. Guys, mayroon siyang bagong post dito tungkol sa bishi ng mga magbishi na hashtag 4-in-1. Ayan guys, sa mga bishi. Bishi ni Salve Masayon. Ayan, yung nangagaw ng asawa ni Ma'am Ellen. Ayan guys, kasi full support tayo kay Ma'am Ellen guys. Ito, yung post ni Ma'am Ellen. Ito siya guys. Sige. Ito po pala yung bishi kong isa. Ang bait po nito sobra. Kasi hinatid pa nila yung isa namin friend na ubod ng ganda. Isa din to sa laban-laban. Don't bawi-bawi. Git-git. Ow! Ang peg. Ayan. Ispy po siya ni bishis at reporter po siya sa mga post ng legal. O, take note. Taga-bash din ito ng bashers ni ganda siya. Tumboy po siya pero di naman kasi type din po niya si ano. Hashtag Canada 4-in-1. Ayan guys. So ito yung bishi niya guys. Ito lahat no sa mga bishi. Pag tayo mga bishi, pag mayroon tayong mga bishi, pag yung mga bishi naman natin is hindi maganda yung ginagawa, mayroong mali yung mga ginagawa, tayo naman may karapatan tayo kasi friend natin siya, best friend natin, pwede natin siya ma-advisean na ayun, hindi pwede yung, hindi tama yung ginagawa mo, pwede ka namang ganito ganyan kasi... Siyempre guys, mag-best friend kayo. So, hindi lang yung sa mga ka-anuhan, kailangan mag-a-advisean din kayo sa bawat isa na mali yun, hindi tama yun yung mga ginagawa. So, ito namang yung bishi na to, kahit mali na yung ginagawa sa best friend niya, sinusuportahan pa niya? Oh, why? Why like that? So, hindi tama yung mga ginagawa mo, bishi ka ha. Isa kang ano, dapat babae ka, dapat iniisip mo rin na yung best friend mo, ginagawa niya is tama. Mali, dapat hindi mo kinonsente. Iba ka rin, no? Iba ka rin na pagka-best friend. Iba ka rin na pagka-best friend. Dapat hindi ganun ang ina-advise mo doon sa kaibigan mo. So, sana kayo dapat sa panahon ngayon na mahirap na, naghihirap na tayo, marami na tayong kalamidad na nadadaanan, dapat isa, magbabago na dapat kayo. Uy, tumigil na kayo sa mga pinagagawa nyo. Kasi nga, marami na ngayon ang mga... nararanasan natin ang mga kahirapan sa mundo. Dumadagdag pa kayo sa kaguluhan, dumadagdag pa kayo sa kasakitan ng ulo, ng ano natin, ng pang-government natin. So, pwede ba na pag-isipan nyo ng mabuti, i-stop nyo na, magbago na kayo sa mga ginagawa nyo, kayo mga bishi-bishi ha? Ayan guys, so... dapat guys, itong mga magbishi na to, dapat sila mag-best friend. Dapat ina-advise nila yung friend nila na hindi maganda yung ginagawa, hindi, wag mong gawin yan kasi may masasaktan kang tao, may maaapakan kang tao. Pero iba sila mga guys kasi yung hindi nila ina-advise yung kaibigan. Sinusuportahan pa nila sa mga masasamang ginagawa, 'di ba? Parang wala silang ano, hindi nila ginagamit yung mga pinag-aralan nila, hindi nila ginagamit yung utak nila. Uy, mga bishi, mga we're matured na, may mga ano na tayo, may mga sari-sarili na tayong mga pag-iisip. So, we're matured about that. So, kailangan sana magbago na kayo. Huwag na kayong dumagdag sa hinaharap nating mga problema ngayon. So, I hope so na soon mapaparusahan or mananagot na rin ang mga nagkakasala. Kasi, dapat talaga, ang mga nagkasala is... magkakaroon din yan guys ng mga ending. So, iyon ang haharapin natin. Iyon ang hihintayin natin. So, yun lamang po ang marireaction ko dito sa about dito sa mga pangyayari na to nila niya sa kaibigan nating si Ma'am Ellen at sa kaibigan din niyang si Salve Masayon at sa mga about din doon sa mga bishi-bishi na mga bishi nila Salve Masayon na sinusuportahan pa siya na kahit mali na yung ginagawa niya. So, iyon lamang po guys, wala. So thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel Juliet OFW in Kuwait and goodbye, bye.